Gilas Pilipinas mga bro, paghahandaan ng maaga ang second window ng FIBA at Brazil versus Gilas may rematch pa. So maraming ang humanga sa pinakita ng Gilas Pilipinas noong FIBA Okyote mga bro. Isa nga sa mga umagaw ng pansin sa mga European team ay itong si Dwight Ramos. Ito nga ang isa sa mga pinaka-consistent na player ng Gilas Pilipinas simula pa sa kanilang mga tune-up game. May mga nagkaka-interest na nga daw sa kanya ng mga European team mga bro at handa nga daw i-buy out ang kanyang kontrata sa Japan B-League. Pero usap-usapan pa lang naman yan mga bro. Nilinaw na rin daw ni Coach Timko na maagang paghahandaan ng Gilas Pilipinas ang second window ng FIBA Asia Qualifiers dahil hindi nga biro ang kanilang makakalaban. Yung Hong Kong kaya lang naman ng Gilas Pilipinas base sa kanilang naging performance sa FIBA Okyote. Pero yung New Zealand mga bro, mapapalaban talaga ang ating national team dahil naka-upset din sila sa FIBA Okyote. Ang maganda lang mga bro na adapt na nga ng Gilas Pilipinas ang European style na ginagamit din ng New Zealand. Lagi nga tayong tinatalo ng bansa na yan pero ngayon nga gumaganda na ang programa ng Gilas Pilipinas. Panahon na siguro para makabawi tayo sa kanila. Expected nga na magiging sweep ang paparating na second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sana maging healthy na lahat ng player ni Coach Timkon sa panahon na yan. Marami na ngang isasali si Coach Timkon sa Gilas Pool para maraming mahugot kapag may injury. Sa kabilang banda naman mga bro, Gilas Pilipinas at Brazil may rematch pa. Matapos ngang pahirapan ng Gilas Pilipinas ang dalawang European team na Latvia at Georgia mga bro, nakitaan na nga ng potensyal ang Gilas Pilipinas na kaya talaga nating makipag-compete sa international game. 5-0 na nga ang standing ng Gilas Pilipinas versus Brazil mga bro. Hindi pa nga natin nagawang talunin ang bansa na yan. Muntik na sana kung naging healthy lang si Kai Soto. Siguradong may laban talaga ang Gilas Pilipinas at baka iba pa ang naging resulta ng laban. Chance na nga sana natin makapasok ng Olympics. Pero minalas lang dahil nasaktan nga itong si Kai Soto. Pero ayon nga sa FIBA mga bro ay magkakaroon pa naman daw ng rematch itong Gilas Pilipinas at Brazil sa mga susunod pang tournament. Baka sa susunod ay makaisa na daw tayo dahil magiging healthy na niyan si Kai Soto at EJ Edo. Siguradong pag-aaralan na din ni Coach Tim kung paano talunin ang Brazil dahil dinalangan nila tayo sa kanilang laro. Nahirapan talaga ang Gilas sa kanilang individual skill dahil marami nga silang NBA player. Baka sa susunod na pagkikita ng Gilas at Brazil mga bro ay wala na itong si Marcelino Huertas dahil 41 years old na nga ito pero batang bata pa naman gumalaw. Ito talaga ang isa sa mga nagpahirap sa mga gwardiya natin dahil kahit matanda na ang bilis pa rin tumakbo at effective pa rin sa kanilang opinsa. Kaya abangan na lang natin mga bro kung kailan ang kanilang magiging rematch dahil siguradong babawi talaga itong si Coach Timpon. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?